you mga kabutyog. Look for this video tiyog ay mag-test rin tayo nitong aking 300 kg na barako tiyog. The first thing natin gagawin tiyog ay itong ating unang gagawin tiyog. Talian muna natin ang kanyang mga binti tiyog para hindi ito makagalaw-galaw tiyog ba. Kasi itong ating barako tiyog ay talagang napakalakas tiyog. At simba ko naman tiyog at tayo mapatira ng kanyang mga kulamoy tiyog ay talagang lalagpo talaga yung espiritu natin tiyog. Pagkatapos nating itali ang kanyang mga kulamoy tiyog, isunod naman natin ang kanyang baba tiyog. Ang purpose tiyog kung bakit natin tatalian ang kanyang baba tiyog ay para ma-divert yung kanang attention tiyog. At doon siya makapokus sa pagkagat-kagat ng lubid tiyog na nakatali sa kanyang baba tiyog. Para hindi kayo siya magalaw-galaw tiyog. Pagkatin ng sugdan ang pagtastas ng kanyang tinatago-tagong yaman tiyog, which is ang kanyang itlog tiyog. At ito pala yung mga assistant ko tiyog sa gagawin nating castration sa ating butakal tiyog. Yung nakaputi si Unyok at ang nakapula naman tiyog ay si Tatay Pedro, ang John Lloyd Cross ng panahon ng mga Hapon tiyog. At ito na pala tiyog yung unang pagtastas tiyog sa kanyang itlog tiyog. Narasa imo tiyog kung saan ang unahin imo tiyog, yung sa baba ba o yung sa babaw tiyog. Pero sa amin tiyog, mas favorable namin yung sa ibabaw tiyog. At saka yung bin na gagamitin natin, yung bagong-bago talaga tiyog. At walang taya-taya tiyog ba para maiwasan natin yung infection tiyog ba. At hindi yung bago nga, pero kiniskis naman natin sa ating mga kabulbulan tiyog. Isa sa mga purpose talaga tiyok kung bakit natin ikastrit yung mga itlog ng ating mga barakot tiyok. At para magamit pa natin yung barakot tiyok at pwede na natin siyang katayin at kainin tiyok. Kasi iba talaga ang amoy tiyok pag nagkatay tayo ng isang barakot tiyok na hindi natin muna kinakastrit. At saka yung amoy talaga ng wiwi tiyok ay talagang didikit talaga sa taba ng baboy tiyok. At pag kumain ka talaga ng karne tiyok, parang kumain ka na rin ng wiwi ng butakal tiyok. Ew! At ito na pala yung pagsugat sa balat ng ating barako tiyok. Talagang napakakapal talaga ng kanyang balat. At dahan-dahan lang tayo sa pagtastas ng balat tiyok para malikaya natin tiyok ba ang pagkaputol ng ating bleed tiyok. At pag umabot na tayo sa mismong itlog tiyok ay dahan-dahan nating sugatan ito. At tiyok, para kung tingtislit lang tiyok ay kusa na itong lalabas tiyok sa kanyang tinataguan tiyok. At pag nakalabas na yung mismong itlog tiyok, saka natin hihilahin tiyok hanggang makita yung dalawang ugat tiyok. Yung ugat tiyok na parang may dugo sa loob tiyok, yun yung iipitin natin gamit ang forceps tiyok. At mag-ingat lang tayo sa ating iipitin tiyok na instead yung ugat yung iipitin natin tiyok, yung naipit natin, yung ating kumainking. At pag naipit na natin yung ugat tiyok, tsaka natin tatalian yung talagang napakahugot-hugot tiyok gamit yung hilo tiyok na panahi tiyok, na once puputulin na natin yung ugat, wala talagang dugo, nasisidit tiyok. At iwasan natin tiyok na may dugo pa nasisidit tiyok, dahil yung sisidit na dugo tiyok, yun yung dahilan kung bakit maubos yung dugo ng ating barakot tiyok. At yun yung dahilan kung bakit mahimurid siya tiyok at mapatay. Kaya doble at triple talaga yung pagtali namin sa ugat tiyok, para sure talaga kami tiyok na wala talagang dugo na tatagas tiyok. Kapag yung ginagawa namin dito tiyok ay ma-fail yung tiyok at mapatay yung barakot tiyok, ay talagang magpipista talaga kami ng pinahat tiyok ba. At pagkatapos pala natin makastrit yung barako tiyok ay ibibilang tayo ng apat na buwan tiyok bago natin siya katayin tiyok at ihawin tiyok. At sa apat na buwan na iyon tiyok ay wala na talagang amoy yung karne natin. At kapag kumain ka talaga tiyok ng karne ng barako tiyok ay talagang susulirap talaga yung mata mo tiyok tungod sa kalami tiyok. At saka lilikit talaga yung buko-buko mo tiyok kasi naparami ka sa pagkain tiyok. At ito naman tiyok, yung pangalawang itlog naman yung ating laslasan tiyok. At sa putong ito tiyok ay marami na talagang dugo tiyok ang nagsilabasan tiyok. At normal naman talaga tiyok na may mga dugo talagang lalabas tiyok kasi sinusugatan natin yung kanyang balat. At talagang mag-ingat talaga tayo sa paghawak ng bleed tiyok, talagang napakadulas na talaga yung paligid natin tiyok. At dahil sa sobrang dulas tiyok ng ating paligid na tiyok, instead yung itlog ng butakal tiyok yung ating laslasan tiyok, at hindi natin namalayan tiyok na itlog na pala natin yung natastasan natin tiyok. At okay lang naman yun tiyok kung wala ka ng itlog tiyok o castrated ka na tiyok. Sa ganun tiyok ay wala ka ng pinapasa na mamigat tiyok tungo sa pinapangarap mong buhay tiyok. Anong sa ganun tiyok ay pwede ka nakakanta ng ang gaan-gaan ang tiling. At ito na pala yung nakuha nating dalawang itlog tiyok sa barako tiyok. Talagang mabigat na talaga ito tiyok, parang aabot ng 1 kilo ang bigat niya tiyok. At sa puntong ito tiyok ay nagbigay tayo ng gamot tiyok tulad ng the betadine, amoxicillin at wound spray tiyok para madaling maghilom tiyok yung sugat ng barako tiyok. At saka natin tatahiin tiyok para maminimize yung pagtagas ng dugo tiyok ba. At naglagay tayo ulit tiyok ng betadine tiyok sa mismong sugat tiyok sa labas tiyok ba. At naglagay na rin tayo ng gamot tiyok ba para maiwasan natin yung infection tiyok at saka yung tetanus tiyok. Dali ito pala si Unyok Boy ang clinic ko sa pagkastrit ng mga butakal tiyok o mga barako tiyok. At kung meron kayong mga dinadalang mabibigat na mga itlog dyan at nagdudulot ito ng sagabal sa iyong pamumuhay tiyok, at si Unyok Boy na po ang bahala dyan tiyok, siya na po ang kukuha ng inyong mga itlog tiyok. Bali pag hindi na po madutlan yung itlog mo ng isang blade lang po tiyok, espada na po ang gagamitin po para sa inyo. Talaga madudutlan tiyok ay chinchon na po ang gagamitin dyan tiyok. At
pag hindi talaga siya madututlan ng chinsu chok, ay pipisatin na lang yung itlog mo chok gamit yung pison chok. At yan na po mga butchok, no? Tapos na po tayo magka-street sa ating 300 kilogram na barakot chok. At sana ay nasiyahan kayo sa ating palabas. At yun na yun mga kabutchok, no? Kamangyapon si kabutchok, your pharmacist, at nga nagsasabing, don't forget to follow my page.